patuloy ng banal na Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon. Hallelujah. Upang sa ganon, ang bawat salita mo na aming mapapakinggan ay ito'y maging kapaki-pakinabang. I-bless mo po ang bawat susunod sa bawat maririnig. Hayaan mo po, Panginoon, na lumakas ang bawat isa. Wala po ni isa, Panginoon, na mananatiling immature, Lord. Pagkos lumalago, Panginoon, nakikilala ka ng lubusan, pinagkakatiwalaan at pinaglilingkuran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Upo lang mo sila. Tatanda niyo, paalala para huwag makalimutan. Dapat masaya po tayo, pero huwag lang yun basta masaya, kundi nakikita talaga ang seriousness. Kaya sasabihin ko ulit, tayo'y masasaya na seryoso. Amen. Hindi dahil sa ano lang mga bagay, masaya lang tayo. Kaya nga eh, ang totoong kagalakan ay makikita yan pagdating ng may laban. Amen! Pag may mga problema, may mga laban sa buhay at masaya ka pa rin, yun ang totoo. Yes! God, hallelujah! Kaya inuulit ko, hindi lang sa magandang sitwasyon masaya ka, pero even in a bad situation, it seems, ay what it seems walang pag-asa. But the thing is, andun pa rin yung joy. Amen! Amen? Naalala niyo yung pinag-aralan natin yun eh, ah, yeah, yung severe trial, most severe trial, at saka, poverty? Extreme poverty, pero in the midst of that, sa tulad ng church, in the midst ng, eto, severe trial, most severe trial, tapos extreme poverty, yung gitna noon, overflowing joy. Amen! God. Kaya, ang situation, most severe trial, and then extreme poverty, ang palaman, overflowing joy. Yun ang talagang totoong joy. Amen? Okay. Kaya learn to say always hallelujah, because when you say hallelujah, it means let the Lord shine. The word hallelujah means let the Lord shine. So every time you shout hallelujah, you are inviting and saying unto God, shine on me, O Lord. Amen? Amen? Yeah. Come on, shout hallelujah! God. Kaya huwag gawing biruan ang mga kagalakan at ang mga pagsigaw ng hallelujah. Huwag gawing biruan yon, kundi gawin yung seryoso yon. Pagdating is masaya pa rin. Amen. Kasi ang alam ng iba, pag seryoso yung yun, hospital na yon, serious na talaga yun. Praise the Lord. Kaya be joyful in spite of severe trial, extreme poverty. You must have that overflowing joy. Amen! Praise God. Amen? Amen! Tingnan mo nga yung katabi mo bago tayo magsimula. Mukha bang naligo yan? Okay. Hindi lahat ng basa ang buhok. Makinig. Hindi lahat ng basa ang buhok naligo. Dito ho, ay ano eh, walang tubig din, simula kahapon pa. Praise God, kaya na, kahit baso, pinaglalagyan namin ng tubig kasi 3 days daw. Kaya sabi ko, yung mga maniligo ha, tipid-tipid, tapos mag-igip kayo. Saan? Doon, sa labas, may kanal doon. Praise God. Glory to God. Malaga po na tayo po ay lumalago. Praise God. Amen. At uulitin ko, huwag maging artificial ang pag-aten mo, ang paglago mo, ang kagalakan mo. Amen. This is a real. Praise the Lord. Amen. Are you ready? Amen. Binubuelo ko lang kayo. Praise the Lord. Pinag-uusapan natin about the beauty of new opportunities. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Papasok tayo ng ano eh. Papasok tayo ng August. Last Sunday of July ngayon. Praise the Lord. At siyempre, ang mga ginagawa natin, pinagagawa ni Lord dito ay yung dapat talaga may continuity para lumago talaga eh. Praise the Lord. Amen?
Magpapatuloy po tayo month of August about new opportunities, but the thing is, may mapag-uusapan tayo ngayon na connected sa new opportunity. Awag na lang kasi hindi excited niya katanong. Awag na lang, awag na lang. Hindi natin interesado eh, ha? Praise the Lord. Amen? Amen! Hala, dito natin simulan. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 9, ang sabi rito, I have a great opportunity. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, I have a great opportunity. How about you? Hallelujah. When you say great opportunity, pambira, eto dito sinasayang. Amen. Praise Amen. God. Even opportunity nga lang, hindi yan sinasayang. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Pero eto, specific eh, great opportunity. Praise God. I have a great opportunity to do effective work here. It means, ano yan? Leveling up yan. Ang maganda sa isang tao, ay ano, habang tumatagal, ay nag-e-excel. Amen. Sabi ko nga, ang isang bagay na lagi mong ginagawa, ay dapat, ano? Walang tanong. Ano nga eh? Isang bagay na lagi mong ginagawa ay dapat nagiging expert ka doon. Amen. Amen? Amen! Hallelujah. Parang pag ikaw lagi kang tumutugtog sa keyboard, dapat habang tumatagal yan, nagiging expert ka. Amen! Praise the Lord. Na kung saan, hallelujah, eh, ang nagiging expert sa pagtugtog, praise God, ay ano, hindi na siya nananatiling tumutugtog. Pag naging expert ka sa pagtugtog ng keyboard, hindi ka naman natiling tumutugtog. Amen. Amen. Ano? Bagong opportunity. Ano yung bagong opportunity? Yung blessing sa'yo ng Lord na umangat ka sa buhay. This is a real. Pag-excel, pag tumutugtog ka at naging expert ka niyon, nagpo-produce ka ng magbago to. Ah! Hindi nalalaman mo na ikaw lang ang gumagawa. A leader does not produce only a good follower, but a good leader produce a good leader also. Amen. Not just follower. Amen. Praise God. Ang galing mo nga, pero wala kang naturuan ni isa. Walang excellence. Amen. Walang excellence. Amen. Amen. Kaya ba? Amen. Tignan natin. Pasan yung seatbelt. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ang saya mo na umaaten sa church. Nag-i-enjoy ka ba? Amen. May nangyayari ba sa'yo? Amen. Share mo na ba? Amen! Meron ka na bang naisama? Amen! May mga... sa loob ng inyong tahanan, may mga, hallelujah, ano, nakakilala ba kay Lord dahil sa'yo? Amen! Pahina ng pahina. Susunod nun, magiging halun na. Yun ang excellence! Amen! Yun ang excellence! Hindi mo sinasanili. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kasi, hindi bali. Basta ko ligtas na. Bahala kayo, mapunta sa impero. Sino sinasabi yan? Praise the Lord. Basta ko ligtas na. Yung iba nga eh. Mag-share. Sabi ko, takot nang si Jesus. Kung hindi, mapupunta ka na impero. Sagot sa kanya, okay, see you there. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, mag-excel ka. Sabi mo sa kanya, mag-excel ka. Ang masaklap na eh. Nakita mo yung mali ng iba, pero hindi mo maitama. Hindi mo masabihan, wag, kapama ka niyan. Praise the Lord. Amen? Yeah. I have a great opportunity to do effective work here. Hallelujah. Praise God. This is a real experience.
alam. Although there are many people who oppose me, great opportunity always have an opposition. And don't worry and don't be afraid kung sa mga ginagawa mo for the glory of God ay may mga opposition. Natural lang yan. Praise God, kasi may Diyos na buhay, may demonyo rin. Minsan nga, mas kalat ang demonyo eh. At ito po, ang dapat malaman, nalaman ko lang yan, bago lang. Kasi mayroong isang bagay na tayo ay mag-i-involve mismo. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Kasi pati yung timing, grabe. Mag-klase. Kinikilabutan nga ako habang ipinakwento ni Sherry. Dahil nakakatakot si Sherry. Kasi yung timing, grabe yung timing. As in, praise the Lord, talagang timing sa great harvest, timing sa new opportunities, praise the Lord, timing sa lahat. Ibang klase, nag-start tong gawain na to 2015. Praise the Lord. At mag-i-involve tayo doon. Kasi aabot talaga tayo, hallelujah, ng maraming mga kabataan. Kaya, expect na ang dami talagang kabataan. So, bakit dito, iligid mo ang tingin mo, di ba wala namang matanda? Amen! Yes! Tingin ko mo po na lang. Walang matanda. Bakit may matanda ba dito? Boss Joel! Walang takotan dito. Kaya, aabot tayo ng maraming kabataan, pati na rin mga katabaan. Grabe yung ano eh. Grabe yung nangyari. Na kung saan, hallelujah. Yung timing, sabi ko mag-involve tayo yan. But the thing is, talagang kailangan ng matinding commitment. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kasi, hindi ko nalaman, doon namin nalaman, sinishare ni Jeremy, na kung saan, hallelujah, meron palang org ngayon, international ba yun? Not sure, but the thing is, dito po, sa bansa natin, grabe, kalat na kalat, at malaki, org daw ngayon yan. May mga nagtuturo pala na kung saan, ay pala tayo, na kung saan, ang inaabot ay mga grade, sinisimula sa grade 9 student na nagtuturo na wala ng Diyos. Pero hindi binibigla. Hindi. Praise the Lord. Ito yung mga New Age movement. Grabe. At ang laki. Ginawang old pa yan. Pero hindi sinasabing, pag naturo yan, walang Diyos. Hindi. Sisimulan sa relationship. Sisimulan sa, hanggang sa mga kasabitan. At binubura, ang alin? Binubura sa kanila yung mag-church ng Sunday. Kaya dapat talaga gumising bawat isa. Pamira ang pamilya nyo. Ay, naku, lalo ng mga kabataan. Kaya nga, magulang dapat talaga may gagampanan. Naku po, kung hindi. Hallelujah. Ibang klase yan. Hindi ko nasasabihin yung organization. But the thing is, yan ang kumakalat ngayon. Kaya, ngayon, burado tamo sa mga kabataan. Almost burado ngayon ang mag-church ng Sunday. Mangilan-ngilan. Mas marami ang hindi nag-church kesa sa nag-church. Pagkatapos yung mga nag-church, wala pang kabuhay buhay. Akala mo sinaksa ka ng anesthesia. Akala mo ka maestro. Ibang klase. Kaya naku. Kaya sabi ko, dapat talaga gumising. Praise the Lord. Kaya nga, mula ngayon, titignan nyo ha. Kaya ilan sa bahay nyo, sa pamilya nyo, hindi nag-chichess ng Sunday. Hallelujah. Kaya nga, sa pamilya dapat. Praise the Lord. Glory to God. Talagang dapat pumunta. Pag sinabi pumunta, eh siyempre,
except doon, kasi marami po tayong nagagalo na nakakunay. Kasi nga, malayo, katulad ng Dumaguete, eh, malayo yan. Oh. Praise the Lord. Eh, merong nakakunay sa atin sa Amerika. Alam naman pinupunta rin ng Pinlinggo rito. Merong Thailand. Alam naman every Sunday. China. Merong nasa China. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. Ibang klase. Oh. Praise the Lord. Oh. Tapos, si Cham, nakakonek ba si Cham? Ha? Praise the Lord. Oh, yun naman ay Tacloban. Ah, pero yung mga pwedeng pumunta, hindi exempted yun. Hindi excuse yun. Yung mga, yeah, mag-EFB live na lang ako. Hindi exempted yun. Kasi, cannot be rich ka ba? Hmm. Praise the Lord. Kasi yan nga yung binuburay ng demonyo eh. Hmm. Praise the Lord. Glory to God. Kaya ano pagsikapan? Kasi or else, naku po. Ito pala, ano ko lang yun eh. Dahil doon sa training nung Friday na yun natin na nila, sabi ko, ganda ha. I-discuss namin ito eh. Praise the Lord, napakaganda. Kasi yan pala ngayon yung move na kung saan ginagawa. Kaya pala, dami talaga, lalo na sa mga kabataan. Sinisimulan yan sa grade 9 hanggang sa college. Kaya pag oras na, lalo na, pinakamahirap na lalo pag may career ka na. Tama. Pag may career ka na, pag sinabi mo may career ka na, nako po, meron ka ng ganyan, nako, ang hirap ng pangaralan, no? Yung mga walang ganyan, hirap pa rin pangaralan. Di how much mo kung meron ka ng ganito, o? Tama. Hallelujah. Hello? Amen! Kaya, huwag sayangin yung great opportunity. Amen! Oh, pero huwag di matakot kahit may opposition. Amen! Praise the Lord. Amen? Amen! Amen po ba? Amen! Praise the Lord. Glory to God. The thing is, what is the great opportunity? According to John chapter 1, verse 12, is this a great opportunity? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Hallelujah. Being, God is giving us the right to become children of God. In what way? The moment you receive Him and believe Him. Imagine, you will have a right to become children of God. Ano lang ang response mo? Receive and believe. Oh. Is that a great opportunity? Yes! Mayroon kong tuwang God. Napakahirap na o mahirap sumagot, ano? Ang tanong ko, sagutin niyo, mahirap bang tumanggap? No! Halimbawa, bibigyan ka. Halimbawa, brother, this is a real, ha? Eto ang eye touch ko. Ibibigay ko sa'yo, mahirap bang tanggapin? Ha? Mahirap tanggapin? Are you sure? Naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa kanya? Mayroon pong tanggapin pag ibibigay ko sa ito? Hindi po. Naniniwala kayo? Yan ang mayroon sa inyo. Ayaw niyo sumagot eh. Kasi ayaw niyo magkamali eh. Paano kayo matututo? Hindi ka naman matututo. Takot ka magkamali eh. Ang tanong, ibibigay ko sa iyo ang item sa ito. Mayroon pong tanggapin? Hindi po. Naniniwala kayo? Yes! Naniniwala kayo? Yes! Naniniwala kayo sa kanya? Yes! This is a ring? Yes! Naniniwala kayo sa kanya? Hindi! Ako hindi. Halimbawa, sa'yo itong itax, halimbawa lang ha. Halimbawa, sa'yo yung itax. Tanungin mo ako, itong itax na to, itax ko, sabi mo, itax mo ha, ibibigay ko sa'yo. Mayroon pang tagapin, tanungin mo ako ng gano'n. Sige. Huwag nakakatawa, sige, dali. Itax mo yan, itax mo yan. Halimbawa, ibibigay ko sa'yo, tanongin mo, kung mahirap tanggapin, tanongin mo ako. I thought so, ibibigay ko sa'yo, mahirap bang tanggapin? Hindi. Hindi mahirap tanggapin. Bakit? Huwag na lang, huwag na nalang ako. Kailangan ko pa ipaliwanag yun. Bakit? See the difference? Yes! Ha? Amen! Hindi mo mahirap tatapin sila doon. Ang tanong, ginagawa mo ba? Ina-actuan mo ba? Nagre-respond ka ba? Yun! Mayroon ba tanggapin itong itax na ito? Apo ko ibibigay ko sa ito?
Naniniwala kayo? Hindi! Ha? Hindi! Ha? Hindi! Naniniwala kayo sa kanya? Hindi! Oh. Kung idols kong to, at talagang idols ko to, ibibigay ko sa'yo, mayroon ng gabi? Hindi po. Naniniwala kayo sa kanya? Hindi! Alam naman, ulitin ko pa. Pag inulit ko pa, this is not a deal. Kasi, kailangan actual mo yung sinasabi mo! May lang ka ba? Hindi po! Pero asaan? Asaan ang friend mo? Ang isang taong ko ito, matuhaw, hindi mo pati na tayo, andyan na! Gusto mo kumain? Asaan? Matuhaw kay eh, nawawala ang hiya. Pero hindi nagiging walang hiya. Nawawala lang ang hiya. Nice joy! Nice joy! Nice joy! Nice joy! Amen? Ganun eh! Pagkaya! Gutom ko eh! Huwag ko eh! Nice darling! Sabihin magsabi niya, ay ayaw ko eh! Ganun dapat! Amen! Prove it! Amen! Hallelujah! Amen? Yes! Kaya, ito po, hold it natin, Sibo. With action yan eh. Sa'yo na to. Okay po. Walang action eh, walang response eh. Oh. Sabi ko, that word believe is an action word. Yeah. Receive is an action word. Yeah. May ginagawa ka. Yes. Amen ba? Pero pag ginawa mo ito, inaksinan mo ito, yung dalawang ito, oh, you will have now the right to become children of God. Amen. Oh, meron ka ng right, kulang na lang left. Para makumpleto. Oh. Ala lang. Praise the Lord. Oh, another, oh, follow-up ng verse na yon. Anong follow-up ng verse na yon? Nasa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. So then, just as you receive, oh, meron na, oh, receive, di ba? Praise God. Oh, kasi pag sinabing, so then just as you receive, oh, past tense na yan, Christ as Lord, hallelujah, this time, you receive and believe. Amen. Ano kasunod na nun? Continue. Kaya, ang totoong tumanggap ay ano, nagpapatuloy. Amen! Pag sabi yung tinanggap mo si Lord, hallelujah, as your Lord and Savior, nagpapatuloy ka. Amen! Oh, eh, paano yung tumanggap na hindi nagpatuloy? Hindi yung tumanggap, nagpanggap. Praise God. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya kung sa Sunday nandito yan, tumanggap yan. Amen! Nice, Joseph! Kung wala yan, nagpanggap yan. Continue to live in Him, rooted. Oh, pag nagpatuloy ka, that was the time na magiging rooted ka. Ano pa? Built up in Him, in Christ. Oh, after that, you will be strengthened in the faith. Amen. Hallelujah. Paano ka ba? Lalakas. Kasi nga, may mga turo kang tinatanggap. Amen. After na ano, rooted ka, built up ka, strengthened in the faith ka, natutulungan ka kasi, oh, hallelujah. Anong may experience mo? Overflowing. Amen. Praise God. Your joy was not based on material things, on finances. Hindi na doon. Saan? Sa presensya ni Lord. Amen. Doon nakabase ang kagalakan mo. Amen. Pwede na masayang masaya ka, full of joy ka, in spite of, hallelujah, may wallet ka pero walang laman. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Doon ka lalakas. Kaya ka, kahit na may problema, kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Oh. Amen? Kaya, you receive powerful word yan eh. Yung belief, action word yan eh. Huwag mong sayangin. Amen. Amen? Amen. Kaya pa? Amen. So, oh, paano? Anong requirements para maging
maging anak ka ng Diyos? Number one, receive and? Receive and? The moment you receive Him and believe Him, you have now the light. Amen. Ano pa kulang? Pag-usapan natin ngayon left. Natitira pa. Yung natitira na dapat na requirements. Kaya left. Ang mahirap sa inyo, kaniwala ang intindi nyo sa left eh. Wala lang. Gulo na yung iba. Romans chapter 8. Simulan natin sa verse 12. Therefore, sabi ko nga, the word therefore is a word of conclusion. Kaya tingnan, pag nagko-conclude ka, therefore! Ayan, ibig sabihin kayo mga nauna ng sinabi. Praise God. Hallelujah. Ilan sila? Brothers, we have an obligation. Ano yun? As you receive Him, as you believe in Him, you now have an obligation. But it is not the sinful nature to live according to it. But the thing is, for if you live according to the sinful nature, you will die. Kaya alam mo, yung sinful nature na yan, dapat po ay inaayos yan. Amen. Bakit? Ikapapahamak mo yan late eh. Yes. Ang nagpapatuloy sa kasalanan, nako po. Ang diablo lang ang nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya bilang ikaw, tao, nilalang ka ng Diyos, dapat hindi ka anak ng diablo. Amen. Hello? Amen. Kasi kung sinful niya yung Diyos, sabi niya, you will die. But if by the what? Spirit. Lakas. Spirit. By the what? Spirit. Kaya nga dapat bawat isa ma-born again. Amen. Hallelujah. Why? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How come? O, paano kayo papanganak na muli? Papasok, sabi ni Nicodemus. Leader si Nicodemus eh. Religious leader. Pero hindi niya maintindihan. Sabi niya, paano po kung papanganak na muli? Ang laki ko na, papasok ba ako rin sa nanay ko? Hindi niya maintindihan. No? Kaya yung spiritual things, alam mo, pag oras ano, kahit napakahalaga, hindi maintindihan ng iba. Bakit? Patay ng spirit eh. Eh, paano maintindihan ang isang patay? Hello? Amen! Kaya nga, after this, eh, may at least may short groupings lang. Tanong lang ng konti, saan? Sa mga napag-aralan ko naiintindihan. Kasi kung hindi naiintindihan, patay yun. Tama. Wala lang. So, hallelujah. Paano ipapanganak sa Espiritu? Paano ipapanganak na muli? Ano yun? Nasabi niya, ipanganak sa tubig at Espiritu. Itong dapat. Oh, itong dapat. If by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Ang dapat mangibabaw is this one. Sabi ng Bible, the Spirit is willing but the flesh is weak. So, ang dapat na mangibabaw ay ano? Spirit, not the flesh. Amen. Kasi kung ang papatulad mo, yung flesh mo, wala, hindi ka makakatin. Amen. Ang lalo na, ang hirap gumising ng umaga. Nice. Ang sabi ko, ang hirap gumising ng umaga, di ba? Hindi ko sinabi, ang hirap gumising ng umaga. Ang sabi ko, ang hirap gumising ng umaga. Kasi, pag umaga na, pahirapan na talaga eh. Nice, man. Nice, Mira, sister. Alas 11, umaga pa rin yan eh. Hindi ha? Eh di lalo na, kung mahirap gumising ng umaga, how much more mahirap gumising ng maaga? Nice, Mira. Uy! It's a miracle! Nagiging kayong tatlo ba? Wow, tax naman ako, mami. Nagiging kayong tatlo ha? Hallelujah. Oh. But if the Spirit can put to death the misdeeds of the body, pambihira, ang dapat palang gawin sa mga mali na ginagawa ng physical mong katawan, patayin! Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang buhay yan? Patayin mo na yan! Patayin! Yung mga gawa ng laman, dapat patayin! Hello! Next! Hallelujah! Because those who are what? Pakilakas! Mas malakas! Yun ang aim na ginagawa kasi na ginagamit kasi matitim sa kuryente. Amen! LED na. Those who are led by the Spirit! Ah, by the what? Spirit of God! And what? Asa na yung left. Yung right, ano yun? Receive and? Believe. Receive and? Believe. Yung
must be led. Ang totoong anak ng Diyos ay led by the Spirit of God. Kaya una, receive and believe. Next is led by the Spirit. Amen. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Tinanggap mo ba siya? Naniwala ka sa Kanya? Amen. Tanong, are you led by the Spirit? Amen. Kasi kung ang namumuno pa rin, ang nangingibabaw pa rin sa'yo, hallelujah, sarili mo, mukhang incomplete pang pagiging anak mo. Pagiging anak ng Diyos mo. Kung hindi ka led by the Spirit. Pahimik sa mga. Amen! Amen! Praise the Lord. You must be led by the Spirit. Amen! You must be led by the Spirit of God. Amen! Hello! Amen! Amen! Amen. Hindi porke nag-church ka, naka na ng Diyos. Tama! Amen! Yun naman pala, hindi na lang mag-church. Yun lang nag-church, hindi naging anak ng Diyos. Bilang yun lang hindi nag-church. Kaya tatandaan nyo, Bible mismo nagsabi ha, makikot ang daan patungo sa kalangitan, pero maluwang ang daan patungo sa kapamakan. Amen! Hello? Amen! Amen? Amen. You must be led by the Spirit of God. Amen! Kaya ka nandito ngayon, led by the Spirit ka. Amen! Actually, sa totoo lang, yung iba nga dito, hindi talaga planong pumunta dito. Angel, Barinas. Tanongin mo yung kapatid, katabi mo, parang ka plano mo umaten ngayon? Sabi mo doon sa katabi mo, nahalatakan o? Nahalatakan. Well, the thing is, bakit nangibabaw nandito ka? Hallelujah! Ano yon? Pinatulan mo yung leading ng Holy Spirit. Praise the Lord! Glory to God! Amen? Amen! Ano kaya kung pinatulan mo yung invitasyon na iba? Di mo napapansin? Bakit mo ilang linggo saka ka nagkakaroon ng invitasyon? Hello? Amen? Kaya, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Ayan yung left. Kaya ngayon, left and right na. Hello? Hello na ba kayo? 15. For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear. Kaya nga. Sabi ko kaya ay daw ko, takot. Amen! Kung napapunta mo sa exam mo, sa board exam mo, wala naman nakakatakot doon. Yes! Pati yung mabantay doon, wala mo silang katakutan. Yes! So the moment na intimidated ka, mawawala yung mga pinag-aralan. Amen! But you receive the Spirit of what? And by Him we cry, Abba. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Kaya tingnan mo, pag led by the Spirit ka, hallelujah, alam mo eh. Yung iba, hallelujah. Yung iba eh, anak ba talaga ako ng Diyos? Hindi pa led by the Spirit ko. Pero alam mo, pag anak ka na ng Diyos, hallelujah, yung Spirit mismo magte-testify, I am God's children, I am God's child, I am God's son, I am God's child, I am God's son. Amen! 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 Kung ikaw naman lalaki, huwag mo sasabihin, I am God's daughter. I am God's child, I am God's son, I am God's children, I am God's son. Huwag mo sasabihin, I am God the son. Hindi. I am God the Son. Hindi ka God the Son, ha? Gagmali yung declaration. You are sons of God. But not son of God. Di, magkaiba yun. Totally different. Sons of God and son of God. When you say son of God, si Jesus yun. Kaya mag-isa lang yun, son of God. Kaya pag oras na tinatype mo, son of God, it must be capital letter yung son, yung S. Pero sons of God, it refers to us. Amen. Amen? Amen? Glory to God. Hallelujah. Verse 17. Now, if we are children, then we are what? Heirs. Sabi mo, heirs. Heirs. Oh. Meron ka nun. Nandiyan sa tuktok mo. Andiyan din. Pero yan. Heirs ka. Heirs. When you say heirs, ano to?
mana. Wow! If we are children, then we are? Yes. Tapos yung iba, ayaw maging anak ng Diyos. Ayaw maging anak ng Diyos. Samantalang pag anak ka ng Diyos, meron ka raw? Mana! Meron ka? Mana! Unang mana, manahin mo. Ang galing! Yung ginawa na paghihirap ng Panginoong Jesucristo dahil sa iyo, dahil sa ating lahat. Amen! Ang unang minano natin ay kaligtasan. Amen! At kung meron kang mamanahin siya, amen. At kung meron kang pagmamanahan siya, kung meron kang gagayahin siya, amen. Ang mga tagapagmana ay kamukha nung nagpapamana sa kanila! Amen! At siyang pamamanahan, anak ko ng Diyos eh. Tingnan mo yung similarity. Look at the similarities. Di ba minsan, carbon copy. Yeah. Ang anak ng Diyos, hallelujah, ay mukhang maka-Diyos. Hindi mukhang Diyos. Oh. Wala na, nandilo na nga lang, huwag na nga lang. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Ito, isang katakitan. Yes. Minsan, konting bagay lang, takot na takot na. Naku, mawawala na yung pera ko, last money ko na to. Nice, pera ka pa. Kasi may last pay. Nice, ate. Last money ko na to. Yung iba, pag oras na last money na, nanginginig na. I love it. Pag nanginginig na, mga addict yun sa pera. Kasi yung mga nanginginig, di ba pag wala ng siya, buong nanginginig? Pag ikaw wala ng pera, nanginginig ka na, addict ka sa pera, na? Addict, hindi wala ng pera. Bira yun. Ito kasi, bira. Ako, mamaya wala tayong ulam, grabe namang suffering. Diyos ko. Mamaya, tag-iisang rice lang tayo. Ako, grabe yung suffering. Thanks, darling. Buti na lang hindi na isa batas yung sinabi ni Cynthia Villar. Ano? Si Secretary Cynthia Villar. Bawal na ang Unli Rice, di ba? Dami nagreklamo. Bakit natatawalan sa Unli Rice? Dami nagreklamo. Pabira. It is happening in order that we may also share in His glory. But without this, alam mo, hindi mo mabibigyan ng importance din. Amen. Amen. Verse 18. I consider na. Oh, minsan baka mabuksan yung sensor. Oh, diba? 100% sakit nun. Pero ano? Ah, pa! Uy, million to. Million to. Million to. Million to. Million to. Pa! Oh, million to. Million to. Million to. Aanhin mo yung mga sakit! Eh, mas matindi pala yung parating! Amen! Eh, paano kung umayaw ka o sumurrender ka, nag-quit ka dun sa mga present sufferings mo? Oo! Oh. Hallelujah! Huwag mong buburahin yung parating, oh! Not worth comparing with the glory that will be revealed in us! Amen! Hello! Amen! Ang kapighatian na nararanasan mo ngayon ay hindi may hihambing sa kalwalhatian na parating sa'yo. Amen! Glory to God! Hello! Amen! Hallelujah! Verse 19, the creation waits in eager for the what? Sons of God! Lakas! Sons of God! Sino ang tinutukoy yung tumataw? Tanda niya, eto, with S. Sino tinutukoy? Wow! The creation waits in eager expectation. Are you expectant? Are you excited for the glory that will be revealed for the sons of God? Amen! Come on, people! Amen! Come on! Amen! Hello! Amen! Glory to God. Eto nga ayaw. Amen! Don't quit. And don't be quiet! Amen! Hindi ka na-quit, hindi naman alam na nandyan ka dahil hindi ka na pumigil.